Hello guys, ito na yung hinihintay kong pagkakataon. So, late natin ngayong gabi. So, maya-maya lang darating na yung sundo namin. So, dalawa kami Pilipino ngayon na same flight lang kami pauwi ng Pilipinas. So, flight ko, Kuwait Airways to Manila, mayang madaling araw. So, bagahe ko ngayon, ito lang. So, ito lang yung iti-check-in ko. Tapos ito, hand carry ko. At ang hand carry ko siguro mga wala pa tong 10 kilos. Kasi laptop ko lang to, saka yung ibang mga gadget. Tapos itong itong bag ko, capacity lang nito, 10 kilos yata o 15. Pero tingin ko umabot siya ng mga more than 15. Kasi halos laman lang naman ito mga padala ng iba kong kasamaan, mga chocolate. So yun guys, ngayong gabi, hintay-hintay ko lang yung driver dahil punta na kami ng airport. Siguro mga 9 o'clock, pipick upin kami dito sa accommodation namin. Kaya yun, ito na yung pinakahintay natin pagkakataon. Isa kang OFW, pauwi ka na ngayon, alam ko yung nararamdaman mo. Alam ko na-excite ka, na kinakabahan ng konti. So, be positive lang. Makakarating tayo ng Pilipinas ng safe. Siya nga pala guys, ang allowed sa Kuwait Airways na kilo ng bagahe natin ay 46 kilos. So, dapat yung 46 kilos mo, hahatiin mo sa dalawang luggage, 23-23. So, yun yung ina-allowed ng airline. Reminder ko po sa inyo yun para maiwasan nyo po yung averya pag nandun lang kayo sa check-in. At isa pa nga pala guys, sa hand carry yata, hindi ko alam eh. Basta wala naman 10 kilos, mas maganda yung below 10 kilos yung hand carry mo. Yun ang tingin ko. Ay, hindi ko alam, bahala na kayo. Basta sa ako kasi, lagi akong nagtatravel ang hand carry ko below 10 lang. Kasi laptop ko lang, saka ano, ang laman. Yun guys, palabas na tayo. Punta na tayo dun sa waiting area. Baka nandun na yung driver. Doon ako maghihintay sa labas. So, punta na tayo sa waiting area. Nandun na yung driver daw. 9 o'clock. So, mangilis ko itong room ko ng 2 weeks. Okay. Punta na tayo sa waiting area kasi nandun na yung driver na hihintay. Two hours later. So nandun na tayo ngayon sa airport. Pasok na tayo ng airport ngayon. So, nandito tayo sa airport, check-in time na natin. Yung luggage ko isa lang, si check-in na natin. A few moments later. Ayan guys, naka-check-in na tayo, nakapag-check-in na tayo. Na-check-in ko na yung luggage ko. So, pasok lang sa immigration maya maya. Tips ko sa inyo, huwag kayong maglagay ng cellphone o power bank sa loob ng luggage. Kasi bawal yan. Meron akong kasamahan dito. Naglagay siya ng cellphone na padala sa luggage niya. Pinatanggal sa kanya, hindi pininagang check-in. Ngayon, nahirapan kami backlessing yung padlock niya kasi ang problema, hindi pala nadala niya yung susi, yung padlock. Kaya yun, tumagal pa kami ng alas 30 minutes dito. Ngayon, natanggal naman na, nagpapabalot na siya. Mag-check-in na niya ulit yung luggage niya. Ayun tips ko sa inyo ha, bawal maglagay ng cellphone bago man yan sa loob ng luggage. At bawal din maglagay ng power bank. Kailangan naka-hand carry lang siya. Okay guys, papasok na tayo sa immigration. So, update ko na lang kayo mamaya. Papasok na rin doon. And guys, papasok na tayo ng immigration. So, bawal mag-shoot ng video dito o photo. Kapag muna yung pang. A few moments later. And guys, nakapasok na tayo ng final checking. So, punta na tayo sa boarding gate. Then, maya-maya lang. Tatawagin tayo. Pasok na ako dito sa immigration. Kaya lang,
Doon sa, ano, sa check-in, nakapag-video ako ng konti. Ngayon, pagpasok ko dito sa final check-in, napansin ako ng isang security na nagbibideo ako. So, pinadelete niya sa akin yung isang video. Buti hindi niya napansin yung second video kung yun ang delete. So guys, mahirap mag-vlog dito sa loob ng airport kasi restricted area kasi ito. So, mahirap. So, ngayon, buti, mabait lang yung bar, pinadelete niya na sa akin. So, dinelete ko naman. So, sabi sa akin, pagpasok ko lang dito sa loob, sa duty free, so, okay, pwede na daw ako dito mag-video. Huwag lang doon sa mga restricted na maraming camera kasi bawal. So, yun guys, tips ko lang sa inyo. Hindi basta-basta ang pag-vlog o pag-video sa loob ng mga ng iba't tulad nito, ganitong facility, airport, kasi para din naman sa seguridad natin. Kaya yun. So, hanapin ko muna yung gate ko. D3-D4. A few moments later. Yun guys, nandito tayo sa, ano, sa waiting area. Sa may boarding gate ko na. So, hintay na lang tayo ng announcement mamaya para makapasok tayo sa aeroplano. So, update ko na lang kayo mamaya pag nasa aeroplano na tayo. A few moments later. Okay, so, nakapasok na tayo. Nakapag-boarding na tayo. So, makapasok na tayo sa aeroplano. Gayo pa ng upuan ko. 41C. Sa dulo pa to, sa dulo. So, hindi ako nakapag-check online ng mas maaga. Ayun, 41C yung upuan ko. Malayo na sa Malabi, sa may buntot. So, na-late kasi ako ng ano, online check-in. 2 hours before ako ng check-in. Dapat 24 hours before. Kaya yun. Saka huli-hulihan tayo. Makain muna tayo. So guys, see you na lang sa Pinas, sa Manila. Ngayon guys, naka-landsing tayo ng English sa Manila. Ngayon guys, nakabalik na tayo sa Manila. Arrive na tayo dito. Same arrival tayo. So, punta tayo dun sa luggage section, sa conveyor. Punin natin yung luggage natin. Ah, nasa Pinas na tayo. So, finally, nandito na tayo sa AIA. So, nakaharap na tayo. Safe tayo. So, almost 9 hours yung travel natin. So, commute lang ako nito pa uwi. Wala akong sundo. So, thankful tayo dahil sa Kuwait pa lang. Maulan. So, ang pangit ang weather. So, makarating tayo ng Pinas na safe tayo. Nasa immigration na tayo. Pila na naman dito. Balag sa Kuwait. So, nandito tayo ngayon sa ano, immigration na ng Pilipinas. Lalabas na tayo ng, papasok na tayo ng Pilipinas. Okay guys, update ko na lang kayo sa mga susunod na araw. Thanks for watching.